Okay, have you seen ba? Mayroon na recorded siya na nakuha na video or something button na that we can attest that we are recording right now? Opo, okay. Okay. It's recorded, by the way, no? So welcome to our final coaching is busy repression. So itong type ng question na to, ito yung mga by terms, pare-parehas na sila. Pares-parehas ng mga may mga pressure. No? Pero ang tanong dito, class, no? Ito kasing repression at saka suppression, they all both involve yung gusto mong may kalimutan, no? Mga painful feelings sa isang sa mind ng isang tao, no? Sana all, sir, no? Gusto mong kalimutan yung painful feelings. Pero ang tanong dito, class, no? Ang Simon Freud kasi to. Well, tatanungin mo yung sarili mo, saan context sila nag-work on? Are they working out unconsciously or subconsciously? So yung repression, ano yung part siya? So sa madaling salita, yung repression po, unconscious po yan. Okay? Repression, unconscious. At saka yung suppression is it's entirely conscious. Ano yung unconscious, sir? At saka conscious. Sa madaling salita, hinaling tulad kasi ni Simon Freud yung pagiging, yung conscious is para daw merong iceberg na nakalutang sa dagat. So yung maliit na part na nasa, nakikita natin on the surface, yan yung conscious. Ibig sabihin ng conscious ay yung mga bagay na people can see it directly unto us, aware din tayo na nandiyan yan sa atin. At saka yung unconscious part ng ating mind, yan yung hindi nakikita. Maybe even you yourself, nakalimutan mo na. Kasi it comes from your past. So, ganun po yun. So, yung repression, unconscious po yung motivation niya. Number two, this is our realistic view of what's right. O ano yung tama, no? Meron niyang three branches or characteristics of personality na sinasabi ni Simon Freud. Meron niyang id, yan yung animalistic. At saka meron din tayong ego, at saka superego. Pag sinabi natin ego class, this is more about what your decision is. Ego ideal. You decide what's ideal, you decide what's wrong. Wala pong word na id ideal. Okay, or super ego ideal. Kasi ito daw kasing super ego at saka yung id, para siyang two sides of the coin. And ikaw yung naghahawak sa coin kung saan mo siya gustong ipaplip. Okay? So, erogenous, meron niyang tinatawag sa libro na personality na mga erogenous ways of assessing personality. Siguro yan, yan lang siya pinakamalapit sa libro. Meron niyang erogenous na pag-assess ng personality. Ano yun? Una, lucky kasi, no? Yung wala pang psychology, hindi pa yung boom psychology of science, hindi pa po buo yung analyze ng personality. So, dati, yung tao ay naka-base sa physiognomy. Ano yung physiognomy? Sabi yan ni William Sheldon. Physiognomy is assessing someone's personality by their body types. Kung mataba ka, sociable ka daw. Yan yung personality types mo. Kung payat ka, ay talaga siguro mahihain ka. At kung body fit ka, you are competitive. Yung mga ganun ba? Ang tawag dyan ay physiognomy. Okay. So, ganyan po yun, no? Tawag din. Meron din tayong tinatawag na, I think that's called
phrenology. I think the phrenology is about studying about your skull. Right? It's more about the skull. Na kung malaki na yung size ng shape ng utak mo, yung ulo mo, okay? Matalino ka daw. So yan yung mga erogenous ways dati na inoobserbahan yung skull ng isang tao. Okay, another way. Conscious, unconscious, conscient. Again, conscience, this is more about superego. Okay? So, ego-ideal yung sagot dito. Number three, what is our view? What is wrong? Ano kaya, no? Of course, no? Pag nagkakamali ka, class, ano yung gumaganap? No? Di ba nagkamali ka? Tapos, kung nagkamali ka, hindi po tama kagad yung naisip mo. Okay? Kung nagkamali ka, hindi mo kagad naisip yung tama. Actually, yung mind mo ngayon, ginigilty ka pa. So from doing what's wrong, hindi kasi ganito mag-work. Ang tamang sagot kasi dito ay conscience. Okay? Akala natin, pag nagkamali tayo, malalaman kagad natin ano yung tama. Hindi po. Meron po yung kalagitnaan sa utak. Gumawa ka ng mali, nangupit ka sa mama mo. Hindi mo kaagad naisip yung tama. Na-guilty ka kaagad. No? Before knowing the right, you become guilty first. Okay? So yan po yung process talaga ng utak natin. So if you do what's wrong, makukonsensya ka muna. And dyan mo malalaman kung ano yung tama. Okay? First, no? Of course, makukonsensya siya. Magigilty ka muna. No, ma-admit mo talaga sa sarili mo, mali ako. Before you know what's wrong. Plus, in order for you to be right, you have to know first that you're wrong. Meron natin tinatawag yan sa psychology and education na unlearning. Na? So, unlearning daw, meron sometimes daw sa learning, meron ka daw na-learn na mali. But in order to cater another form of learning, kailangan mo yung itama. Kailangan mo yung i-consider na mali ito. No? So, ganun po yan. Number four, I've been paulit-ulit na ako dito kasi talagang maguguluhan kayo nito sa board exam. An experimenter may decide to reward a pigeon. So, yung pigeon yung target dito. With a grain pellet for every pick. So, dalawa lang yung titignan mo dito. Ibig sabihin, saan galing yung action? No? Saan galing yung action? Ano yung motivation ng action? Dito kasi, no? Fixed ratio yung sagot dito, no? Kuan kasi, no? Ito kasi, this is more about reinforcement. Part ito ng reinforcement. Kumbaga, bibigyan niya ng reward yung pigeon kung may gagawin siya. Pero, ano yung basis ng paggawa niya? Basta may magawa lang ba? Or basis on time? Kasi kung time na yan, interval na yan siya yung tawag dyan. Pero kung actions lang, huh? Dito kasi, no? Diba, pag ratio, action po yung sinasabihin dyan. From the word response. Response kasi yung hinahanapan niya sa pigeon para mabigyan niya ng reward. No? Kung paano siya mag-response. No? So, yung pagtuka niya, hindi yan oras. Dito, you are swerte pa kayo dito kasi merong ratio na kalagay talaga, 5 is to 1. Pero sa board exam, wala nang ganyan. Okay? Of course, kung may ganyan ratio, 5 is to 1, itong may dalawang arrow, ay ratio yung sagot. Pero, hanapin mo naman ngayon kung fixed ba or variable. Pag sinabi natin variable, hindi fixed. Pag fixed, of course, fixed. So dito, every pick, actually, magiging variable lang naman siya kung ganito yung pagkasulat ng statement. He wants to reward the pigeon for every pick, sometimes 4, or sometimes 3, it makes at the this. Yung parang hindi klaro, mayroong hindi ano ba, mga fixed na
mga nakaset na either ratio ba yan or interval. Ganun lang po yun dito. No, dito kasi yung pinag-usapan lang, isa lang. Una, yung response lang. Ganun, no? So, fixed ratio po yung pinag-usapan natin dito. Okay? Your boss drops by your office a few times through the day to check your progress. Or schedule of reinforcement is this. Variable interval. Bakit mo, sir? Kung sinabi natin variable interval ay hindi fix yung time. Sabi kasi dito, your boss dropped by at your office at few times. O, meron lang ang word na time. So, oras po kagad yung pinag-usapan. Sabi pa dito, throughout the day. So, meron lang ang word na time. Meron pang word na day. Ano yan? Di ba panahon yan? Okay, di ba interval yan? Okay? Paano naman tinalaman, sir, na hindi siya fixed? Few times. So, few times, ibig sabihin, hindi lang one time. Hindi lang isang beses. At ngayon, hindi natin malaman yung insakto na time sa few times. Kung ilang beses. Kasi few times eh. Either sometimes or basta more than once. Kasi kung isang beses lang siya, fixed na fixed yan. Kaso itong few times, unfixed. Hindi mo malaman kung how many times is few times. How many times is always. So, ganun po yun. Ito yun yung description natin. Fixed interval, no? Ito yun, no? Meron ditong reinforcement is delivered at a predictable time. Yung result, moderate response rate with significant loss. Ano yung variable interval? Okay, merong hindi specific na time. Dito sa fixed interval, fix yung time. No? 5 to 10, 10 to 15, yung kalagitnaan niya, 5 minutes. Variable interval, hindi fix yung time. Diba, interval, pag sinasabi natin interval, time kagad yan. So, time yung pinag-usapan dito. No? So, para ka na nag-check ng Facebook, every 5 minutes, 5 minutes 7 minutes na naman, 10 minutes. So, yung interval ng 5 to 7, no? 2 minutes. Pero yung interval ng 7 to 10, 3 minutes. So, yung interval naman ng 10 minutes to 20, 10 minutes. So, hindi siya fixed. Fixed ratio. No? Ibig sabihin, number of response. No? Every 2, 4, 6, 8. No? So, ganun po yan. Variable ratio. Hindi fixed ng mga responses. Every 1, 4, 5, 9. So, hindi siya fixed. But usually talaga class, hindi nilalagay sa board exam yung mga numbers ng mga responses or time. Kasi alam na alam mo yung sagot. No? Yung ibalik natin yung kanina, ito yung palaging lumalabas usually. No? Hindi ko sinasabi na itong exact. Ang prinsipo lang nandito. For example, paano natin nalaman na variable interval? Few times. Actually, few times lang talaga yung clue. Nandyan lang yung clue. Ikaw, hindi tayo masyadong analytical kaya talaga magkakamali tayo. Of course, no? How many times is few times? Kailangan mo talagang maging you have to analyze critically your answer. Okay? So, ganun po yung pag-assess natin dito. So, kasi si Bip Skinner talaga, usong-uso to eh. Huh? Bip Skinner. So, uso tong si Bip Skinner. Lumalabas talaga to lagi. Ito yung sinasabi ko. No? Fix is predictable, clear schedule. Variable, unfixed yan, no? Unpredictable. No? So, ratio. Itong ratio and interval, ito yung pinag-usapan. No, nasa dalawa lang itong ratio at interval. Ito yung pinag-usapan talaga. Yung kanina, time. Time, di ba? Tsaka yung kanina, response. Pero, ano yung konteksto ng pinag-usapan? Yan yung fixed ba or variable? No? Sometimes kasi, dapat makita nyo talaga kaagad kung ano yung pinag-usapan. Actions ba? Yung kanina, actions ng pigyon. Yung pagtuka. And then, next na naman, interval time. Yung kanina, no, few times yung boss in a day, sinicheck ka niya few times para malaman niya yung progress mo. Kasi kung nakita mo agad yung
ano yung pinag-usapan, either ratio ba yan or response or interval or time, no, hanapin mo naman yung konteksto kung ano yung context ng pinag-usapan, peaks ba, or dapat maklaro mo yan. Huwag kang sumagot dito kung hindi mo klaro yung dalawang yan. Ano yung pinag-usapan at saka predictable ba at fix? No? Hindi po yan ilalagay sa board of examiner nang wala yung clue. Sometimes kasi tayo, meron tayong mga, alam niyo yung mga, when we failing the exam, ganyan kaagad yung kasalanan kaagad ng naggawa ng exam. Kasalanan kaagad ng teacher. Or mali yung tanong. Take note po. Board of examiner yan, no? Yan yung pinakamagaling sa buong Pilipinas sa parte ng social work, education. I believe, no, hindi yan sila magkakamali. Sabi pa nga ng isang doctor o philosophy sa education, meron talagang clue, no, kung bakit yan yung sagot. Meron talagang anong tawag dito, argument. Meron talagang reason kung bakit yan yung sagot, at yung reason saan yan mahanap, sa tanong. No? Ganun talaga yan. Sometimes tayo may mga defense mechanism tayo na, ay, bumagsak ako kasi hindi klaro yung mga tanong sa Buddhism, no? Defense mechanism yan, no? So, klaruhin mo talaga. Okay? This is where the system ends, okay? Boundaries. No? Pag sinabi natin, ito kasi yung mga system, yung ecomap, yung ginagamit na ecological map, alalaman mo dyan yung social aspect ng isang tao. So, meron kasi yung system, di ba? Micro, meso, macro, at saka exo. Pag sinabi natin, dito mo yata yan, okay, dito pala. So, pag sinabi natin micro, di ba, microscope, nakikita niya yung pinaka-maliit na details, na pinaka-close. So, micro, yun yung pinaka-direct, mga direct na nakakasalamuha mo. Usually talaga, pamilya mo yan. Pag meso, usually yung meso na yan, yan yung mga institutions like church, timbahan, even kaibigan mo na nakakasalamuha mo. At saka ano naman yung... Ano naman yung macro? Yan yung community aspect, other writings that cultural aspect. Okay? So here's are the important concept in systems theory, kasi sa systems theory, pati sa CO, lumalabas. No? Pati sa methods, nagsisilabasan to. No? Kaya kung social worker ka sa CO, nasa methods na tayo. Tapos ang daming mga stakeholders na involved. No? Kailangan daw may knowledge ka sa system para sino, ano lang ba yung gagalawin mo at ano yung hindi. Kasi sa system kasi ng social work, mayroong talagang boundaries yung lahat. Hindi mo pwedeng galawin muna for now yung system na yan. So pati sa methods, itong mga knowledge na to, malabas to. Meron tayong boundaries, closed system, at saka holon, steady state, differentiation, non-summativity, recursivity, input, output, and feedback loops. So that's one of the most commons na lumalabas sa board exam in terms of social system. O, ito na naman, oh. So, a flow diagram that helps someone understand a family's and community's interrelated progression over time. Ito yung nangyari, yung apat kasi kami, no? Apat kami nag, actually tatlo kami nagsabay ng nag-take. Same kami ng motel na tinirahan, no? Kami yung apat, ay tatlo kami. Si Ma'am Generous Vista, Ayan, at saka ako. Yung dalawang yan, ang top-notcher yan. Ito si Sir James, no? Kampante ba? No? Alam mo yung confidence level sa Sir James. Lumabas to yung mga, sasagot kasi dito, ECOMAP. Lumabas to ECOMAP during
Pangako? First day, HBSE. So ikaw, meron kasi tayo sa mind natin, ay, iba-iba na yan yung next kuan. Next session. Iba-iba na yan ang kuan question. Iyon nangyari, class. Lumabas na naman to sa SWPP. So, nakampante na ako, na-discourage na ako. Sana yung sinin. Lumabas na naman sa tatlong methods. Ah, wala na. Hindi ko na nisadyan kasi parang na-discourage na ako. And I believe, no, ilang counts, ilang, during our time, it's about 2020, marang hindi pa naman masyadong malayo. So, umaabot siguro ng mga 15 items. No? Dito lang, ang kinukumpara lang naman dito ay ikumap at ginogram. Alam mo yun ang mga graphs, alam mo na yun. Alam mo na yung pie chart sa statistics. Yan yung parang pizza na nahati yung ratio. No? Ano yung kaibahan nila? Ano yung uses nila? No? So, I feel regret, no? Kasi yung magkasamahan ko, nag-study talaga si Sir Ian, saka si Sir Generos, my Ma'am Generos. Matap na chair ba yun? Parang nahiya ako sa sarili ko, no? Parang kampante ko. But then, I still pass, no? The ratings is 80.60 and I got 80. No? And then, sayang sa part ko during that time that it could be a top. But then sa iba class, sayang yung ibang mga items kasi yun lang sana yung pumasa sila. So huwag talaga makampante. Hindi ako naniniwala doon na huwag ka na mag-study on the 1 week kasi mag-mental block ka. Ay, hindi po totoo yun. But based po sa research na pinagbabasa ko, ang number one reason talaga ng mental block ay kawalan ng preparation. Huwag mo sabihin na nasobraan ka. Ay, hindi po yun. Hindi po yun totoo. Siguro kung nasobraan ka to the point na nagkasakit ka, yun na yun. Yun yung masama. Pero kung hindi ka naman nagkasakit, kasi alagaan mo dapat yung katawan mo, mag-aral ka hanggang sa, mag-aral ka, no? So, huwag po tayong makampante. Like Sir James, huwag nakampante na sobraan ba? So, maabag kasi yung study ko during that, before 16 hours a day. 12 to 16, okay na to, no? Sayang, oy, no? Anyway, no? Do not, huwag kayong makampante kahit may isa ko, may iba pa nga doon, nagbabasa talaga, nasa billion na kami. May mga notes pa talaga. No? So please, no, don't be. Ito yung kaibahan nila usually. No? Two tools for assessment and treatment. Okay? So, tatanungin ka sa board exam, saan po usually ginagamit yung mga terms na to? ICOMAP, Genogram, Family Tree, and Chart. Ang SWOT analysis, ito po yung mga madalas na pag ICOMAP, Diagram of Family Within Social Context. Bakit social context? Kasi ecological eh. Pag Genogram, Diagram similar to Family Tree. Okay? Ang Family Tree, alam mo na yung Family Tree, causal and effect. No, di ba? Ano yung cause nito? Ano yung effect? Ano yung effect nito? Kasi may cause. Ano yung cause? Yung mga roots. Diba ganun yun, diba, sa Family Tree? Gantt chart, lumalabas to sa SWPP, hindi tumawala. Pustahan tayo. Pustahan na eh. Dili, di naman ito. I don't gamble anyway. So, Gantt chart scheduling. SWOT analysis, seeing strength, weaknesses, threats and opportunities. So, ito yung mga pictures niya, no? This is the left na nakikita nyo. Ito na banda. The ICOMAP. No? Usually, yung ICOMAP, no? Yung mga institutions na, sa paligid niya, bilog lahat. No? Itong, kaya sinabi ko dun sa meanings ko na itong genogram, sinort ko lang ha para ma, sorry, sinort ko lang yung mga meanings para maisang screenshot nyo lang o picture, ganun. Kaya sinabi dito, pinaliit ko na lang meaning genogram na similar to Family Tree. Kasi, no, mostly sa nandito lang sa genogram ay family mo lang. No? Family, no? Parents. Ganun yun, di ba? Parents, mga tao.
iba yan yung Muslim, nakikita yung tao dito, tao naman in their marriage, nabuo sila marriage, grandpa, mama. Sa ecomap, kasi ecological map to, kasali po dyan yung mga ecological system, ang paligid ng mga institutions mo, counselor mo, okay, yung sportsmanship, ganun po yan sa school, sa church, friends mo, sa trabaho mo, ganun po yung kaibahan nila. So usually talaga yung ecological map, yung mga pati kasali yung mga social systems mo. No, yung genogram, more about familial aspect lang naman. Kaya nga parang family tree lang yung nilagay ko dyan na meaning. No? Understand, operational meaning ko lang yan based on misunderstanding, but you can kuan, memorize the long meaning of those kuan. Gusto ko lang kasing mapa-understand in simple words yung mga meanings na pagkakahaba-haba. Oh, Gantt chart, no? Yung Gantt chart na lumalabas dito. I don't know, but yung family tree ko na picture, no? Just take it on net. Malabo siya yung, hindi ko nakita yung pangalan, no? But that's how it looks. Which of the following is incorrect? So actually, isa to sa pinakamahirap na tanong, no? Ano yung... ano yung incorrect? Kasi, of course, class, in order for you to know what's incorrect, alam mo dapat kung ano yung tama. So, kailangan alam mo dapat kung ano yung tama pag sinasabi natin incorrect. So, wag po tayong makampante dito, no? Ang tamang sagot dito ay letter B. Kasi totoo naman talaga na microsystem, direct contact. At saka exosystem, no? Yan yung structure na child does not have direct contact. Ano ba yung direct contact? Actually, direct contact, no, yung micro. At saka macrosystem, of course, o cultural context. Meso, connection between the child's macro, hindi po. Yung mesosystem po, yan po yung relationship ng bata sa kanyang mga friends, institution, such as mga top church, okay, or other organizations. No? Kung nagtatrabaho ka, ikaw yung target ng tanong, pati work for kung saan ka nagtatrabaho, bilong yan yung kuan mo, mesosystem. Ito, Mitch, parents take an active role in her school, such as attending to teacher. Ayan yung meso na yan, no? Kasi yung school, belong dyan yung meso system, yung mga institution. Kung sinabi dito, si Michelle, active sa church, sa simbahan, meso system din yung sagot. Okay? Suppose a child is more attached to his father than his mother. If the father goes abroad to Seoul, ng ibang bansa, there may be a conflict between mother and child relationship, or on the other hand, so either mother-child or child-father na nag-ibang bansa, or mother and father na nag-ibang bansa, parang nawalan ng kuan, loving story. This has been the result of a tighter bond between mother and child. Ano yun, no? What is the setting? The setting is exosystem. Why is that so? Kasi yung konteksto kasi, lumabas yung papa abroad, and because nila na lang dalawa na lang yung kuan, mother at saka child, no? Parang indirectly naging sole parent yung dating na, di ba? So because of this nangyaring exosystem, yung nangyari ay naging close yung mother sa child. Hindi, yung nangyari, mas naging mahal ng mother yung child, doon na siya na malapit, na nag-create sila ng bond. Di ba ganun yun? Parang wala na kayong maasahan. Asahan nyo na lang yung mga anak nyo. Okay, ganun po yun. No? Mas nag-close yung mother-child relationship nila sa isa't isa. Ito yun, sinabi ko, microsystem. Individual experience in the family school or at work. Itong sinasabi dito, family school at work, ang lumalabas lang talaga sa board exam, sometimes yung micro-family. Bakit mo sinulat dyan, sir, may school at work? Ano yung bigyan mo sabihin, sir? May iba kasing context, class, no? If we are going to put that in the context,
There are times, even in school and at work, they are a second family. It depends to what the case na binigay sa inyo. Pag he feel direct at school, pwede yung maging micro. Pag he feel direct at work, pwede yung maging micro. But usually, sa MESO talaga, yan yung mga major organizations kung saan ka nagtatrabaho, major groups, sa institution, like school, workplace, dyan siya mas nag-fit. It depends to the context, okay? Macro, okay? Larger society. Na meron tayong case dito, no? Ang isang Afro-Caribbean na diagnose siya, schizoaffective siya, helping deciding in same as your parents sa mental health. In terms of the family history, she had been conceived by rapist. So, ang tanong dito ay, this is a very complicated situation. So, ano yung dapat malaman ng social work dito? Sorry, hindi ko na nalagyan ng mga ABCD. No, yung mga choices natin. But then, poverty A, level yung B, ganyan lang naman yan eh. Sa kamay na natin, the above. So, ang sagot dito ay systems theory. Kasi dito, ang daming system na na-involved, no? Yung tao mismo, yung client, yung pamilya niya, no? Yung institution kung saan siya ngayon, yung kanyang lolo-lola, ang dami. So, system theory ko yung kailangan. Labeling theory, hindi po. Usually, na lumalabas sa labeling theory, may kaso yung tatay mo dati, kinansawan. Anong kinansawan? Parang nilait ka nila. Ay, katulad ka ng tatay mo. Kaya ngayon, naging deviant ka na. Sa deviant po, nangyayari yung labeling theory. Pati rin yung differential association. Ano yung differential association? Ito yung part na hawak ka ng mga friends mo, mga ka-association mo. Na deviant ka. The idea that plays in the family constellation, okay? Order of birth po yan. Ito pong lahat ng ABCD, kang Alfred Adler po yan. Ano yung inferiority? Superiority conflicts? So ito po yung nangyayari. Yung letter B, yung inferiority conflicts, bibigyan kayo ng case. Kung yung case, as I don't know kung lalabas yun dito, hinati ko kasi sa yung 50 ay human behavior at yung 50 social environment. But yung bibigyan kayo ng case sa board exam, anong mangyayari sa bata pag palagi siyang binubuli? Binubuli. B yung sagot. B yung sagot. Kung palagi lang siyang binubuli, B yung sagot. So, anong mangyayari sa bata kung palagi siyang binubuli? Pag binibigyan kayo ng ganyang case, B yung sagot. Pero what if, dugtungan natin, itong batang si Billy, palagi siyang binubuli. Kaya ngayon, gusto niyang makagante. Ano yan? Striving for superiority na yan. Okay? Kung yung case, may case na inagrabyado siya at gusto niyang pumunta sa taas, striving for superiority na yan. Ano naman yung mangyari pag si Billy nakaganti na? Kung naging abogado siya, nakakulong niya lahat, nagagrabyado sa kanya. Ang tawag na siya, nasa level na siya na superior na siya. Makita niyo yung pagka-arrange-arrange natin dyan, no? Pinagdagan lang natin ng mga simple statement, nagbago na kagad yung sagot. I miss him. I miss mo siya, no? Kasi ang bango-bango niya. The conditional stimulus is if then, pisyonado. Sana all, sir, magpabango. I remember kung during the time na nag-board exam kami, no? Lalo na ako, dinublik po yung board exam ko. Sobrang pawis. Maglinya-linya ka, no? Parang, ito yung mangyayari, no? Ang taas ng linya sa board exam. Depende rin kasi yan sa venue. Kung yung venue nyo ay the central city in Mindanao, ay talagang mataas yung linya. Yung tipong naiirita ka, feeling mo nawawala yung lahat ng pinag-aralan mo. So, ganun po yun, no? So, dalawa lang naman dito yung pinag-usapan. Stimulus at saka response. Pag sinabi natin stimulus, yan yung something na nakakapag-trigger sa senses mo. Na ganyan ka agad siya. Bango na ka naman. So, yung pag-amoy niya ng sense of smell na yon, na-trigger yun, na-stimulate yun ng stimulus ng pabango. 14.
The unconditioned response is, naminis mo siya. Ganun po yan. Pagkatikim ba? Pagkatikim ng kuan ng perfume, tinitikman ba yung perfume? I remember the time when pagpupunta sa mall ba, tapos may mga sale na perfume, diba, may mga pre-spray yan, ubos ka agad, no? Anyways, the little girl expressed interest in the parent of opposite gender. Ito yung Camp Freud. Ano to na theory, sir? Psychosexual. Sexual theory. Oral. Sa bibig yung erogenous zone. Ano yung negative part pag yung oral hindi na-satisfy yung bata? Magkakamayon ng fixation. Kasi yung bata, gusto niya i-fix yan. Gusto niya matama yan. So yung bata magki-crave sa bibig niya. Yung bata ay bastos yung bibig at saka gusto uminom. Malakas uminom ng may bisyo, ha? Parang ganun. Sa anal naman, yung bowel movement na sinasabi ni Freud, diba yung anal, anus? Okay, ano yun, no? Anus. Alam mo na yung anus, no? Huwag na natin i-mention yung puwet. Tinuturuan na yung bata dyan ng bowel movement. Yung bata daw dyan, tinuturuan ng self-control. Kung yung bata, hindi yan na-satisfy dyan, yung bata magiging walang self-control paglaki. Pero meron tayong tinatawag na phallic stage. Yung phallic stage, ito yung meron ng no, attraction sa opposite sex or ng isang tao. Pag girl na gustuhan niya yung tatay niya, kasi gusto niya mapalabi sa tatay niya, di ba, ganun yan, magiging papa's girl ka. Gusto mo tatay yung katabi mo, ganun, magsilos kapag nandyan yung mama. So, Electra yan. Pag yung lalaki, will be pause. Okay? Reality testing. Ano yung reality testing? Actually, yung keyword ng reality, that's more about ego. Ano yung pleasure principle? Id. Ano yung conscience? Superego. That's it. Okay? Psychosexual. Talataan ng ano? Psychoanalysis kang Simon Freud pa rin to. It's more about knowing yourself. No? Introjection yung tawag dyan. Psychoanalytic theory. Ang daming sangay na psychoanalytic theory. Psychosexual theory. Yung tatlo na yan, yung id, ego, superego, defense mechanism. Ang daming ambag ni Freud. Erogenous zone. Okay? Yan po yung part na, for example, sa anal, yung anus na part, yan po yung erogenous zone. Ibig sabihin, dyan kumukuha ng cravings yung tao. Pleasure seeking in, I remember my class ako last day sa mga gentil po ng mga second year, mga first year social work. No? So, sinulat ko sa blackboard, saan ba yun? Yung id. Sabi, binasa ng isa ko, sabi niya, ID. Para naman talagang ID, no? So, id, pagkabasa yan, ha? Hindi po yung ID, no? Magugulantang dahil siya. O, reality principle, ego. Conscience, superego. Knowing what's right, ego ideal. Knowing what's wrong, conscience. Pleasure-seeking, id. Psychosexual, Freud. O, erogenous zone naman tayo. Pag-oral, bibig. Mouth, tamsaking. Pag-anal, anus, bowel movement. Tinuturuan ng bata ng self-control or magpigil. Palik, yan yung attraction sa opposite sex. Pag ang babae na-attract, Electra. Pag yung lalaki, Oedipus. Oral, anal, palik, ano yung next? Latency. Yan yung no, in erogenous zone. Ano nga yung latency? No, erogenous zone. Bakit? Di ko alam. No? Sabi ng mga professors namin, no? Na busy ka lang sa pag-aaral dyan. Ganun lang yun. No? Genital, bumalik yung no? Erogenous zone.
Kaya yung iba dyan, yan yung marriage life. Kasi bumabalik yung urges. No? Kasi ang kang Freud, ano yung kwan? Urges and libido. No? Yan yung mga term kang Freud yan na kwan. Okay? Oral. Let's say, 2 years old. Na, di ba yung explanation ko? Actually, wala talagang, mahirap talaga i-determine kung bakit nawawala daw yung diwat sa latency. Bakit daw nagkakamayroon ng absence dyan of dominant endogenous zone. E, tama din naman yung sinabi ng professor ko, no? Kahit hindi ko siya nakita ng work, may research mo gano'n. Kasi pag tumuntong ka sa 6th class, dyan ka nagsisimulang mag-elementary school. So, nag-busy ka daw dyan sa pag-aaral. And then, pag tumuntong mo naman ang genital, naging teenage ka na. Okay? Yan yung nangyayari po. Bibinata ka na ba? Ano na yan dyan? Puberty na yan dyan, di ba? Bob says he doesn't want to skip school because it's against the rules. Sandamakmak, during our time, mas madami pang lumabas kang Kohlberg, no? Kumpara kang Freud. Ang lumabas lang kang Freud, parang 5 lang yata. HBCE. Ganun yun. 5 lang yata. Kang Kohlberg siguro 10. No? Kasi kang Freud kasi nagagamit yung moral development sa mga CICL. Nilalaman yung reasoning ng mga bata, lalo na pag-deviant. So dito, si Bob daw, ayaw niya mag-skip ng school kasi may rules. Tatlo kasi yan eh. Meron yung pre-conventional, conventional, at saka post-conventional. Pag sinasabi natin pre-conventional, about yan, reward and punishment. Again, pre-conventional, reward and punishment. Pre-conventional, reward and punishment. Next, next, conventional. Ano yung pre-conventional? Laws and rules. No? May rules talaga dyan. Ano naman yung post-conventional? Yan yung universal ethical concern. No? So, malaki na yung perspective mo in terms of morality. No? Yan na yung pag-iisip na buhay muna compared sa pera. Ganun po yun. No? So, pag-conventional, ano yan? Rules. May rules yan. Ha? May laws at saka rules. Pag-pre-conventional, reward and punishment. No? Pag post-conventional, ay malaki na yung perspective mo dyan sa morality. Conventional dito, bakit sir? Ano yung keyword? My rules. Pre-conventional, reward and punishment. Conventional, laws and rules. Post-conventional, the highest level, no? Ng morality. So dito naman hence dilemma, no? Ito yung si hence, may wife siya, no? Imaginin mo yung wife mo, hinintay mo 10 years. May lalaki pa bang ganun? Maghihintay 10 years sa'yo? Meron pa ba? Sana all, sir, sana all. Alam mo yung nag-viral na 13 years relationship, pinagpalit lang sa 3 months, no? 4 months pala, no? Depende daw, sir. Depende sa ganda ni madam, sir. Anyway, so, teka muna ha. Pidyo mo na yung kwan.
Okay. Dito si Hens daw, ano yung sinabi ko, yun na yung sinabi ko, no? Ayaw daw nakawin ni Hens yung gamot kasi ayaw niyang makulong. Ano yung makulong? Hindi yan rules. No? Punishment na yan. Okay, so, ano yung pag-punishment? Pre-conventional. Okay? Baka naman yung naisip nyo class ay, di ba, pag na nakawin niya yan, malalabag niyang rules, makukulong siya. Hindi ganun. Para ka kasi, parang ang advance mo mag-isip. Ito yung iba, yung naisip ko. Siguro may nagkamali na iba dyan. Sinagot nila ay conventional. Kasi ayaw nilang makulong kasi lumabag sa batas. Hindi naman yun yung sinasabi eh. Ang sinabi lang naman is yung prison. Huwag mo na i-debate pa sa utak mo na nakulong siya kasi nilabag niya yung batas, nakasuhan siya, pinunta siya ng korte, tapos yun, nakulong siya. So sa punot dulo talaga, makukulong siya dahil nilabag niya yung rules. Ganun yung iniisip ng iba, di ba? Siguro hindi nyo ma-put into words yung iniisip nyo or yung reason ng soul nyo, yung mind nyo, but I can make it into words. Yan yung iniisip ng iba, di ba? Kaya nagkamali sila dito. Actually, ang nilagay lang, kung ano lang nilagay dyan, class, yan lang yung i-analyze mo. Please. Ganyan kasi ako dati, no, I was wondering, bakit mali yung sagot ko? Yan, tama naman ang mga reasoning ko. Doon ka nagkamali. Doon ka nagpagtama yung reasoning mo, pero may mga tanong na hindi ka na dapat mag-reason out. No? Yung prison, yan lang yung keyword dyan. Ano yung prison? Hindi yan rules. Punishment na yan siya, no? Huwag ka nang mag-defend-depend pa dyan sa utak mo. Baka magkamali ka tuloy. You get me? No? So, ina-analyze ko lang yung mga maling perception. Kasi, gano'n, no? May mga pa, argue-argue ka pa na, kaya may kulungan kasi nilabag mo yung rules. So, sa madaling salita, rules talaga ang nalabag dito, kaya ka magkulong. Mali ka agad, no? Kasi, ayaw niya mapunta sa kulungan, ayaw niya mapunish. Ganun po yan. He should not steal because the law, my law, conventional. Ano yung conventional? Laws and rules. Again, yung conventional, laws and rules. Yung pre-conventional, reward and punishment. Ano naman yung post-conventional? The highest ethical concern. Pag sinabi natin, highest ethical concern, yung tipong kuan ba? Alam mo itimbang kung ano yung mas importante na virtue sa buhay. Buhay muna kumpara sa pera. So ano yan? Love your enemies, love your neighbor as yourself. Post-conventional yan, no? Malaking. Ano naman yung laws and rules? Conventional. Ano naman yung reward and punishment? Pre-conventional. Reward and punishment? Oo. Laws and rules? Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay? Ano yan, sir? Pwede rin post. Ang nakalagay talaga sa other writings, yung sinasabi daw, yung mga proponent daw ng post-conventional, sila daw yung mga religious leaders, mga prophets, ganun ba? Na binato ka ng kutsilyo, batuhin mo ng tinapay, ilibre mo daw sila. Kung binato ka daw ng kuan, ilibre mo sila sa chowking. Bigyan mo sila. Anyway, and you should steal because saving human's life. Ito yun, di ba? Importante yung buhay kumpara sa kapangyarihan. Di ba? Honesty is the best policy. Love your neighbor as yourself. No? Yung tipong you sacrifice yourself to help others. Grabe ka na, no? Ikaw na talaga yung sacrificial lamb. Post-conventional na yan. No? Bayaning Pilipino ka na, no? Awardee. Ganun po yan, no? Stillness. Okay, psychosexual po to. Okay, fixation nangyayari. Kailangan ma-fix talaga yan kasi kung hindi yan ma-fix, babawi yung katawan mo.
Kung ikaw yung oral na tao, hindi ka na sustento ng parents mo dyan, maghuhubog ka or maglalasinggero ka para lang makabawi. Is loss that occurs without closure. Grabe naman, sir, no? Nawalan kayo ng relationship, walang closure, ambiguous. Ano yung ambiguous? Hindi klaro. No? Taken from observed success and failures of others. Pag may word na ganyan, class, ang meaning kaagad yan, ang taken, kumbaga naka-learn ka sa iba, ang tawag dyan ay vicarious. No? As well as, other or indeed social, we repeated to attend the action situation which are rewarded. So, vicarious reinforcement. Pag sinabi natin, punishment, may kinuha sa iyo. Okay? Pag sinabi natin, reinforcement, may ibibigay sa iyo na maganda. So, bakit hindi po reinforcement lang yung sagot, letter A? Kasi meron kasing first word dapat. Yung taken from observed success. Ang meaning kasi ng vicarious, sa reinforcement yan ha, natutunan mo yan sa iba. Kaya example, binigyan siya ng pabuya dyan. 1,000. So, ginawa mo yan kasi may naghihintay na reinforcement. Pero, bakit mo yan ginawa? Kasi first, na-observe mo muna sa iba. Kung walang word na na-observe sa iba, reinforcement lang. Pero ngayon, sabi naman dito, ginawa mo yan kasi na-observe mo sa iba. So, ang sagot dyan ay vicarious, meaning taken from the observed success and of the others. Is said to occur when observed increased behavior for which they have seen reinforced. So, ano yun? Ito yun, no? Vicarious din to. Okay? Yan, ito yung right word talaga. May naobserbahan ka, uy, ang top-notcher siya. Ako din, magta-top-notcher yun. Ganun po yun, no? So, ito yung gagawin ko. Dapat 16 hours ako mag-aaral. Sir James, yung 16 hours nag-aaral, hindi nga ng top-notcher. So, dapat palang gawin mo. 20 hours ka mag-aaral, no? Hindi naman, no? Actually, I think the top-notchers are around 10. 10 yung tung-tung-tung talaga yun ng 10 pag-aaral nila. Hindi ako naniwala mag top-notcher ka, tapos 2 hours lang. Hindi, papasa ka lang. Malabo kang papasa dyan. 2 hours. Hindi yan. 2 hours. Ano yung 2 hours? Yan kasi naintindihan ko sa when I took the let then. Meron kasi ako na-learn ng mga educational principles then. How to educate yourself, educate others. Kaya naging LPT ako. Yung 2 hours lang daw, para lang yan kuan. Pag-encode sa utak. Meron na kasi yung process sa psychology na para daw maging long term yung utak, yung pinag-aaralan mo, may encoding na nangyari. Tsaka, may storing, ini-store, at tsaka, meron na yung next part, ay remember. So, i-store muna, ay i-encode ng utak, and then i-store, and then may memory or remembering na mangyari. Actually, para hindi ka pa tapos mag-encode, wala na. No? So, ganun yun, no? Malabong kuan. Twenty-five occurs when observed aversive reduces people's tendency to behave. No? Na, mapaparidus. So, vicarious pa rin kasi may word na observe mo sa iba, pero may reduce. Kasi diba, sorry, pag reinforcement class, may increase or may i-add. Sa punishment, may i-decrease or may i-reduce. O, ito yun, diba? O, ito yung Kang, Bip Skinner. Gabi talaga si Bip Skinner, no? Sa kanya na nga yung kuan, fixed variable, ganun din sa kanya din to. Conditioning. O, pag positive reinforcement, may increase. Negative reinforcement, may i-add dyan sa case.